Guys, nakita nyo na ba yung Elgan na to? Kung hindi pa, pag-usapan natin to, guys. Mga Ted, kumusta? Bago tayo magsimula, I invite you to subscribe on our channel, Air Rifle Hobbies Philippines, para makatanggap kayo ng notification sa mga bagong videos natin gawa. Alright? Salamat sa lahat po. What's up, guys? Kumusta kayong lahat? Dave Lopez here from Air Rifle Hobbies Philippines. Alright. So, today, itong gabi na to, ay hapon. Ayun, nakita kami ni Bro Richards Magaysay, kasama ng mga tropa, kasama ng kapatid niya, pinaampon ni Bro Richard. At ganun din, papagawan ko siya ng grip. Pakita ko muna kung ano yung pinaampon niya sa akin. Ang kasimple, yung katsa na tinapay. Okay. So, yun na siya. So, ito yung, pati ko ito nakakalimutan. This is the rear sight. Okay, wala siyang front sight. Maganda pag ano yun, no? Ito yung na-research ko. Para sigurado tayo. Okay. Tapos, okay, isa-isahin natin. First is, ito yung galing kay Sir Richards Magaysay. So, ito siya is brass. Yung sa pinaka-loob niya, brass siya. Tapos, ito ay steel. Yung sima tayo sa barrel. Okay, yung barrel niya, yung total length ng barrel niya is yung barrel niya, wow! 23 inch oh. Sito, 23 inch. Okay. As in, akala ko maiksi lang siya. This good thing sa mga hammer type. Kasi minsan, akala natin maiksi lang siya, pero yung barrel, pero actually this is the 23 na. Mahaba na siya. Pang tiksay, wala siyang groove sa loob. Okay? Tapos, is just, ang receiver natin is 4 inch. Okay? Kita nyo? 4 inch lang siya. Yung receiver niya. Pero, parang nagustuhan ko ito guys kasi ang compressed. Napaka, diba? Walang alag guys, oh. As in, it's built tough. Tapos, ito naka-threaded na rin siya dito sa valve assembly niya. Okay? Tapos, swing siya. Ito, hindi naman kailangan maglagay ng bala dito kasi it's made for tiksay. Naka-threaded dito sa bulb. Tapos, naka-threaded nito. Naka-thread din yung, ano niya, yung barrel. Okay, 24-inch barrel. 0.22 na pang tiksay. Tapos, naka, ito may isang lock para sa barrel. Tapos, nakahinang lang to sa, I think, sa tingga. Ito, ininang sa tingga. Ito din. Wala mang problema kasi ang kapal naman ng pagkahinang nila sa tingga. Okay. Hopefully, tama yung pagsabi ko. Then, dito, ito yung lock. Dito, dinalock. Tawag doon, straight butt or yung kahoy na diretso. Ito, guys, is made of steel. Ibig sabihin na itong receiver na to ay dinikit dito sa steel. No, mayroong thread sa loob. Ito ay mahaba siya sa loob na ipapasok dito. Okay? Tapos meron siya indicator. May laman tong hangin guys ha. Ay, tingnan mo. Hindi pa nagbabago. Kanina ganito pa kahapon at kagabi. So, nasa 1,500 plus pa. Okay? May hangin. Tapos, ito yung unrig siya. No, unrig yung unit. Adapter. Para mag-pump tayo, para pasok yung hangin. Okay, tapos, ito, makita nyong tank. Yung typical na tank. So, ginagawa to, I think, tagal na. Ito ay balyente na tank. Okay, so, ginawa ng Sir Harold Licto, na sila, ginawa nila is, kinuha tong, ano, yung brass na adapter, no, kinuha to, at ito ay may thread sa loob. So, ginawa nila ay ito mahaba din to dalawa, ha? So, ibig sabihin nito, guys, yung ano nito, yung system nito, yung ano to, ang idea dito is ito ay offset. So, ibig sabihin, mahaba dito para papasok sa receiver. Mahaba din dito, male siya, the bolt, para papasok din dito sa tank natin. Indicator dito kung ilan yung laman, like ngayon nasa 1,600 yung laman ng tank natin ito. So, hindi pa rin nagbabago. Tapos ngayon naman steel to steel.
talagang komportable tayo kahit mabagsak. No? So ito yung ginagamit. Okay, parang ito siya. Ayan. Ayan. Kita ba? Ayan. Ito yung ginagamit. Tapos, barrel band still din. Kailangan ko lang pinturahan ng flat black. Ito yung goal natin. Yun guys, oh. Talagang, pag nilagay ng barrel band dito, yung pihit dito, tapos, mayroon yung allen dito, hindi ko pa nabawasan. Tapos, pag nalagay yan, as in, secure. No? So, yung goal natin, ganito. Okay. Ito yung magiging grip niya. Alright. So, from here, papunta dito, papunta dito. Okay. So, ito yung magiging ano na niya, grip and mag pull. Dito ilalagay. Okay? Dito siya. Tiga lang. Ngayon. O, makita niyo guys, may bolt siya. Isa. Isa lang. Yung naka-screw dito. So, ibig sabihin, neto, na yung gagawin nating grip dito na handle, ilalock natin dito siya. Parang ganun siya, tapos may lock dito. Hindi ko alam kung pa, pero isa lang yung lock dito. Kasi papagawa natin dun kay Sir Harold Ricto, tapos ipapadala niya dito. Sabi niya pa hindi siya makagawa dahil nga lockdown sa kanila. So, after na lang ng lockdown. Groove, wala siyang groove, design talaga siya pang tiksay. So, ito yung lalagay natin dito. Okay. Lalagay natin dito. Tingnan natin kung, uy, parang ano ah. Tapos, lalagyan natin ng ano dito, ng lock. Yung lock ng kilagyan. Okay, malaki siya. So, mayroong maliit nito, nasa 1 inch or 3 port na ganito. So, isang ganito lang yung lalagay natin dito. Okay, pagpapasok to kasi meron siyang screw dito sa dyan. So, medyo matigas pa. Ayan. Try natin. Yep. Tulad nito. Ito siya. Kung compare natin, nakita ba? So, mas malaki to. Ito siguro, yan natin ha. Ano ba? 2.5. Okay? So, either gagawa ako ng 2 inch or 2.5. Pero, well, see, yung bala, gagamitin natin ito. I think meron dun isa. Pero may mga gawa si Sir Recto. Pakita ko sa inyo. Mga gawa ni Sir Recto. Okay. Ito yung mga gamit na dito. Ito yun, no? Ball pen. Familiar, di ba? Yan. Tapos ito yung mga malalaki. Ito meron siyang ganyan. May purpose yun, guys. Yan. May purpose yun. Meron ding ito. Mga luma. Ito yung mga bago. Ito yung mga ball pen. Meron pang mas maliit, no? Ayan. 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 So, ito yung mga sa 0.22. Diba? Walang kahirap-hirap. Ayan. So, kung kasya. Okay, hindi. So, ito ay para sa itong airgun. Okay. Yan. So, ito siya. Itong lahat na to, para lang dito. Okay. Tapos, ito naman siya, ay ito lang yung pwede sa kanya. Pang 0.22. Kahit nasunod na mga araw. Okay. So, ito yung swing niya. Kasi may lamang hangin, tapos, ano lang siya. 2,000 yung capacity nito. 2,000 PSI. Yung ganda nito guys, pag natutuwa ako pag mabuo to kasi kung makita nyo napaka yung bigat niya is sakto lang, tapos andun yung toughness, yung tibay na bawa pag ilalagay mo lang sa gilid, no? Parang rain, shine, alam mo yun, parang siya yung sasama mo sa mga lakad, no? Alam mo yun,
Ito'y ano, budget, ano tawag doon, yung budget-wise na mga gawa. So, ang fuse, sabi ni Sir Bro Richard sa akin, na pag nasobrahan to ng ano, is dito lalabas. Pero ito guys ha, alam ko, taga Marikina, doon ito nang galing. Okay? Ito'y ginagawa nila. Naliha ko siya, tapos napinturahan ng flat back. Tapos lagyan ko ng grip dito. Swabe na. Pero maganda siguro pag meron siyang something na gagawa halimbawa ng ano, ng hindi ko alam kung paano 'to gagawin, like kahoy, dadagdag pa ng weight eh, no? Or like kahoy, grip dito tulad ng ano natin, yung airgun natin, no? Na tactical grip dito, tapos I think aluminum lang or kahoy, no? Hindi ko alam, I'll ask Sir Harold tungkol dyan. Yun guys, yun lang. Ito yung ating ano, yung dumating. Gusto nyo to, gusto nyo pagawa, at least may model na kayo. Go sa mga maker nyo, hindi naman gaano pa magastos to guys. Ito'y sa budget wise, sa mga kaibigan natin, nagsisimula sa PCP, Andreg, diba? Ito, bari lang, tapos bili kayo ng receiver, ng grip, tapos dahan-dahan ninyo. Bili ko muna kayo ng material, tapos dahan-dahan ninyo, tapos pagawa nyo sa maker. Hindi mas makakatipid kayo, no, sa material. Yun lang guys. Okay guys, before tayo magtapos, gusto kong pasalamatan ng mga individual na mga taga-subaybay natin. Muna si Pep S, yun, P-E-P-S, tapos si Joel Pulon, Elves Foronda, Ogie David, Gary Pilbar, Tonton Oman, Junjun Haniba ng Palawan, Luis Laures, Jujui Dizon, si Maki Karandang, si Egan Habi Silent Sniper of Iloilo, Mac Davor, Isagani Tadio, si Susdin Garcia, magkalapit sila, John Mark Escavillas, and Ryan Paul Consolacion, and Rems Lacambo, and Litoor Buda. Hindi ko na ano yung isa-isa kasi yung time natin limited, kung sino na makita ko kasi siniscreen din ni YouTube. So ito lang muna, pag nakaligtaan ko, remind lang ako dito sa video na to. Mga na guys, pag shoutout kayo, pakisabi lang yung name at taga saan. Kasi ito yun, no? Project natin, pang Tiksay. So abangan nyo guys. So Dave Lopez here from Your Rifle Hobbies Philippines and saying thank you so much for being with me. And boy kayong lahat. God bless. Peace out. Yun guys, so isa-isahin natin yung price para hindi naman sulit yung panonood ninyo. Yung price ng receiver, ito lang, palagay natin is 2,500. Okay, more or less. Bawa, no? Yung barrel natin, lagas na bawa, 2,000, more or less din. So, itong tank na to, kasi yung aking ano is 1,500 yung Valiente. Offset natin 2,300 kasama na yung lagayan ng hangin, adapter sa mail, adapter sa PCP pump, tapos yung gauge natin para malaman natin yung laman ng tangke. Tapos ito from 7,500 to 10,500 or 9,000. Ayan. At least makatipid na kayo. Kulang na lang receiver dito, makakapag ano na kayo, di ba? Tiksay or makakapag ano na kayo, field na kayo, target shooting sa ano lang, abot kayang pressure. And guys, bago ko makaligtaan, shout nga pala sa family, puntaan namin ng Linggo. And ito yung family name. And shout nga pala kay Mark, yung kapatid ni Brother Richard, si Brother Mark at yung mabuting asawa niya at sa anak niya. Thank you sa ano, sa pagtanggap namin. Feel at home talaga ako. Team, follow my command.